Magandang araw sa lahat ng mga nakasubaybay sa ating programa ngayon sa loob at labas ng bansa at sa lahat po lang nakatutok sa ating online streaming. Ako po ang inyong lingkod, Yusek Rock Ignacio mula sa PCOO. Good morning, Aljo. Magandang umaga, Yusek Rocky. At ako naman po si Aljo Bendijo, pansamantalang hahanili kay PCOO Secretary Martin Andanar at kasama ninyong magbabalita sa mga pinakauna at ng mga napapanong mga balita tungkol sa paglaban natin sa COVID-19. Lagi po natin paalala sa lahat na ugaliin magsuot ng face mask, mag-sanitize, i-observe ang physical distancing sa mga kasama at kung wala naman pong importanteng lakad, manatili na lamang po tayo sa ating mga bahay. Kaya po basta't laging handa at sama-sama, kaya natin ito. Simulan na natin ang public briefing, hashtag laging handa PH. As of 4 p.m. Kahapon, August 31, 2020, ay nakapagtala ang Department of Health ng karagdagang 3,446 reported COVID-19 cases sa bansa na sa kabuuan ay umabot na sa 222,819 na kaso. 59,699 po sa bilang na yan ay nananatiling active cases. Nadagdagan naman ng 165 bilang ng recoveries o mga gumaling mula sa sakit na sa kabuuan ay umabot na sa 157,562, abang 38 naman po ang dumagdag sa mga nasawi na sa kabuuan ay nasa 3,558 na. Kahapon po ay bahagi na naman bumaba ang COVID-19 cases na naitala o iahambing sa mga nakalipas na araw. Ang NCR pa rin po ang pinanggagalingan ng pinakamataas na kaso. Kahapon lamang po ay 1,900 cases naman na nadagdag. Sumunod sa talaan ng Laguna na may 163 new cases. Hindi naman po nalalayo ang Cavite na nakapagtala ng 161 cases. Pasok pa rin sa listahan ng Leyte na may 155 cases at ganun din po ang Pampanga with 116 new cases. 27% naman ang total cases ang nananatiling aktibo, kung katumbas po ito ng 59,699. Muli, hindi na po kasama dyan ang bilang ng mga gumaling at pumanaw dahil po sa sakit. Malaking bahagdan pa rin sa mga aktibong kaso o 91.3% ang mild cases. Nasa 6.2% naman ang walang sintomas, sa matalag 1% ng active cases ay severe at 1.5% naman ang nasa critical na kondisyon. Sa batala, muli po naming paalala sa lahat na maging bida solusyon sa laban na ito kontra COVID-19. Ugaliin po ang pagdidisinfect ng inyong kapaligiran. Siguraduhin na malinis at virus-free ang mga bagay na madalas sinahawakan. I-disinfect ang mga ito gamit ang 0.5% bleach solution. Madali lang po itong gawin. Ihalo lamang ang isang bahagi ng bleach solution sa siyam na bahagi ng malinis na tubig. Gamitin ito sa pagdidisinfect ng mga doorknobs, susi, cellphone, ibabaw ng lamesa at iba pa. Mga simpleng paraan lang, pero malaki may tutulong para labanan ang COVID-19. At para po sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari niyo pong i-dial ang 02894-COVID o kaya ay 02942683 para naman po sa mga PLDT Smart Sun at TNT subscribers. I-dial po ang 1555. Patuloy rin kayong makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources ng impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari niyo pong bisitahin ang covid19.gov.ph. Para naman sa ating mga balita, bagong community quarantine measures sa iba't ibang bahagi ng bansa, inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Base sa naging pagpupulong ni Pangulong Duterte at mga miyembro ng Interagency Task Force IATF, mananatili sa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ ang Kalakhang, Maynila, kasama ng mga probinsya ng Batangas at Bulacan at lungsod ng Bacolod at Tacloban. Ang Iligan City naman sa Mindanao
ay nakapailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine dahil sa patuloy pa rin pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa siyudad, habang ang natitirang bahagi ng bansa naman ay sasailalim sa Modified General Community Quarantine. Ang bagong quarantine measures na ito, epektibo mula September 1 ngayong araw na ito hanggang September 30, 2020. Kaugnay niyan ay muling nagpaalala si Senator Bongo sa sambayan ng Pilipino na maging responsable at mapagmatsyag upang tuluyang masugpo ang COVID-19 sa bansa. Anya, wala pang bakuna sa sakit na ito, kaya naman dapat lang na patuloy sundin ng publiko ang mga patakaran ng pamahalaan, gaya po ng pagsusuot ng face mask, physical distancing at paghuhugas ng kamay, lalo ngayon na unti-unti na pong pinapayagan ang pagbubukas ng mga negosyo gaya po ng gyms, tutorial centers, grooming centers, internet cafes at drive-in cinemas. Malaking bagay yung manong kooperasyon at pagmamalasakit sa bawat isa upang maiwasan ang panibagong pagtaas ng kaso ng COVID-19. Kasabay naman ang pag-anunsyo ng mga bagong quarantine na protocol sa buong bansa ay itinalaga rin kagabi ng Pangulong Rodrigo Duterte si former NBI Chief Dante Geran bilang bagong pinuno, bagong pangulo ng PhilHealth kapalit ni retired Brigadier General Ricardo Morales na nagbitiw sa kanyang pwesto noong nakarang linggo. Inaasa naman na sa pag-upo ni Attorney Geran ay muling mapapanumbalik ang tiwala ng taong bayan sa PhilHealth at magagamit sa tama ang pondo nito upang mabigyan ng maayos na serbisyo ang mga Pilipino pagdating sa sektor ng kalusugan. Samantala ay kasama nating magbabalita rin mamaya si Ria Arevalo mula sa Philippine Broadcasting Services. Makakapanayam naman po natin sina President and General Manager Rolando Makasait po ng Government Service Insurance Systems o System o GSIS at si Ambassador Demetrio Tuaso ng Embassy of the Republic of the Philippines in Mexico. Kung may mga nais po kayong linawin sa ating mga resource person, ay i-comment nyo lang po yan sa live stream na PTV at sisikapin nating may pabot sa kanila ang inyo pong mga concerns, inyong mga questions. Para po sa ating unang panauhin, makakasama na po natin si President and General Manager Rolando Makasait ng GSIS. Good morning po, sir. Morning to all your televiewers. How are you today, Rocky? Mabuti naman po, sir. Salamat po sa inyong panahon. Kaugnay po sa pagsuspinde ng yearly reporting ng mga pensioner o itong annual pensioners information revalidation o APIR para na rin po maprotekta ng ating mga pensioner. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung paano po ang magiging proseso nito ngayon? Ay, magandang tanong yan, Rocky. Alam mo, Rocky, lahat ng mga pensioners po natin ay required po sila on their birth months po. All our pensioners po, they have to come to GSIS po to show po proof of life. Dahil po sa nangyayari ngayon po, sinuspindi po to ng Board of Trustees namin headed by Chief Justice Persamin na sabi nila sa amin, kailangan isuspindi nyo muna yan para yung ating mga high-risk individuals, lalo na po yung mga pensioners natin, usually po they are 60 and above, hindi na po sila pumupunta sa GSIS. So even ho hindi sila pupunta sa GSIS, yung kanilang pension po ay itutuloy namin po kahit hindi sila magpakita sa GSIS from now until December 2020 po. Yosek Rocky? Napakaganda. Opo. Sir, napakagandang ano po yan, measure, kasi talagang mahirap talagang ipag-asa, palaran na yung mga nasa talaga sinasabi ng IATF na hindi maaring lumabas. Pero hindi po ba ito magkakons ng maglilikha ng problema sa inyong records kung hindi na kailangan ng proof of life ang inyong mga pensioners para sa taong ito? And paano nyo po ito ginagawa ng paraan, GM? After December, Rocky, you know what we'll do? I have given instructions also. Alam nyo po ito mga
empleyado ng CSIS, talagang ang ginawa ko nila, talagang proactive, no? Starting January po, tatawag po sila sa mga pensioners natin at tutulungan po nila na pwede sila mag-contact sa amin through Facebook, through Viber, through internet, through Instagram, lahat ho ng paraan para lang ho ma-prove nila po na they are still okay. Kasi, Ma'am Rocky, I hope you understand the situation po. In the previous years po, there was a time ho na audit kami at nakita po na masyado marami po na medyo, how do I say it, namatay na po, kumukolekta pa rin at malaki po ang nalulugi ng GSIS. Kaya ho, nire-require namin to. Pero by January po, kami na po mag-initiate yung mga tao ng GSIS na po, sila po ang mag-aasikaso nito ng maayos so that they can show proof of life pa rin po starting January po. Mm-hmm. Opo. Simula na rin po yung pag-roll out nito. Opo, sir, ito po, nagsimula na rin yung pag-roll out niyo po ng digitalization ng APEAR na simula sa susunod na taon. Eh, gagawin na nga po online. Pero, opo, nakahanda po ba yung ating sistema para dito? Ah, yes, Rocky. Yun ang ginagawa namin ngayon. No? Ina-upgrade namin yung system natin. Kasi Rocky, Yusek Rocky, ang pinaka, my biggest concern, Rocky, sa situation na mag-collapse yung computer system ng GSIS. There was a time po na collapse to around 2007. And very conscious to ako po kami dyan at sinisiguro ko po na hindi mag-collapse. So ina-update po namin yung computer system namin po para maging online na talaga ito. Opo. Sir, tungkol Joseph naman Rocky. Po sa emergency, opo, tungkol naman po dun sa emergency loan program ng inyong tanggapan dahil alam po namin sigurado marami talaga ngayon ang nangangailangan ng pera o ng tulong mula sa GSIS. Dapat mga hanggang July lang ito or pero in-extend nyo po ba ito hanggang mid-August? And kumusta po yung naging turnout nito? Opo, at ilang po, sorry lang po yung nakapag-apply ng loan? Yusek Rocky, ganito po, no? Yung emergency loans namin, we launched this around April pa po of this year. Nung nagsimula po itong pandemic, inuna ko po itong emergency loans, no? Members could apply up to 40,000 each. No? Ang nangyari po, up to August 12, ang umutang ho, if I'm not mistaken, no? About 15 billion po ang natulong pesos po ang na-release ng GSIS dito sa emergency loan program natin po. Marami po nag-avail nito. So they were given about 4 to 5 months to avail of this and I think last August 12 po, hininto na namin po ito. Opo. Sir, bakit po ito noong August 12? Sir? Kasi Rocky, I'll be launching 3 different programs soon no, para palalong makatulong po sa mga miyembro natin. I don't know if Rocky is aware of this. Soon, ho, siguro within this week or next week, ilo-launch din namin ho, yung computer loans that we will allow members, teachers, and members of GSIS ho, to borrow up to 30,000 po. Ito ho, yung computer loan namin. Designed po ito para hindi lang po sa mga teachers, pati po lahat ng government employees makaka-avail nito kasi po with the new normal, yung mga anak nila, yung mga pamangkin nila, kailangan po itong computers. Kaya binigyan po namin sila ng bagong facility po para lalo makatulong sa ating mga miyembro. Rocky, Yusek, Rocky? Opo. Pero sir, opo. Sir, hanggang kailan po nila pwedeng bayaran yung loan na ito at magkano po yung ibibigay ninyong interesa na? Itong computer loan payable over 3 years, no? So more or less, Rocky, less than 1,000 a month lang to ang amortization at saka 6% per annum. Ibig sabihin in 1 year, 6% lang. Kasi sometimes, Yusek, Rocky, nako-confuse yung mga or naloloko yung ibang teachers. Sinasabi sa kanilang interest 3% lang sa GSIS 6%. Pero tandaan nila, lalo na to mga teachers natin, na pag sinabing 3% sa labas, 3% a month yun. Ang ibig sabihin ng 3% a month is 36% a year. Sa amin, 6% a year lang. So talaga mas mura ako sa GSIS umuutang. Yusek, Rocky? Opo. Yan.
Am I okay? Can you hear me? Sa GM. Opo, naging paayos, at least po naging malinaw para sa lahat yun na talagang 6% lang sa loob ng isang taon. Talagang maliit po yung interest. Pero bilang wala naman pong nakakaalam, PGM, kung kailan po matatapos itong pandemic sa bansa, makakaasa po ba yung ating mga members na magkakaroon pa rin po ng dagdag na sinabi nyo na nga po kanina na programa sa hinaharapan GSIS para po talaga magpatuloy yung matutulungan na sila? Kasi hanggang ngayon talaga, GM, hindi natin alam kung anong mangyayari kung hanggang kailan matatapos ang pandemic. Ma'am Rocky Katito, alam mo, ang napansin ko talaga, pati si Presidente, sila Secretary Dominguez, sila Speaker Cayetano, no? Marami talaga ho nawalan ng trabaho, no? So ang ginawa po namin, concerned ho kami na meron pong exodus of students from the private schools ho, going to the public schools, at magkakaroon po ng sobrang estudyante ang ating mga public schools. Kasi nga po, yung mga parents na nawala ng trabaho sa private sector, swerte ho yung mga nasa gobyerno po, medyo hindi po nangyari sa kanila yun. No? So ang ginawa po namin, nag-institute po kami ng educational loan. Ito pong educational loans, pwede po hindi lang anak ninyo, pati pamangkin ninyo. Ibig sabihin, anak ng kapatid nyo, pwede nyo rin tulungan. Ang requirement, ang pinakamagandang programa po ito, para po itong study now, pay later. Pero ito po, a 10-year loan, 5 years po ang grace period nito. Maganda po yung 5 years ang grace period. Ang ibig sabihin po noon, habang yung anak ninyo ay nag-aaral, wala po kayong babayaran, nising po sa GSIS. Ang GSIS ho will be willing to pay up to 100,000 pesos a year on tuition and other expenses. Say 100 on the first year, on the first semester, I mean on the first year, 100 on the second year, 100 on the third year, 100 on the fourth year. And you start paying your loan on the sixth year. So on the fifth year po, hopefully yung anak ninyo tapos na, o yung pamangkin nyo tapos na, at naghahanap po ng trabaho, on the sixth year po, magsisimula po kayo magbayad. Hindi lang kayo, kasama na po yung anak ninyo para may katulong kayo sa pagbayad ng loan ninyo. So, uulitin ko, Rocky, ang pinakamaganda nito, wala na kayong iisipin during the first 5 years, ang GSIS na po ang magbabayad ng tuition ng anak ninyo. Ang isang condition ko lang nito po, kasi po, kailangan, ayaw, Rocky, ito, very clear lang to para lang klaro lang po tayo. Initially po, kailangan po mga 15 years member na kayo ng GSIS. By then po, admittedly, kung 15 years na kayo member, sigurado ako, may anak kayo, mga 16, 17, 18 na. Yun pong mga iba po, eh, wala pa naman po silang anak na mga college students po. Kaya hindi po muna namin. Kasi po, pinaprotektahan ko rin po yung funds ng GSIS. Kasi po, pag 15 years na kayo po, entitled na kayo to a pension eh. So alam nyo po, meron din pasaway, hindi nagbabayad eh. So dati kasi po, ang daming past due, almost 80%. Ayoko po may past due ang GSIS kasi ito po ang pera ng GSIS po. Ginagamit po ito sa pension ng ating mga kababayan po, eh, mahirap po na may past due. Kaya po, binabalanse ko lang po yung to preserve the funds and also to be able to help our people, our members. Salamat, Yusek Rocky. Go ahead. Eh, opo, may nagtatanong po, paano daw po yung gagawing pag-apply dito sa educational loan na ito? Yusek Rocky, I'll be launching it. Actually, it was already approved by our board, no, Rocky? There are just legal requirements. You know, I have to publish the guidelines. Publishing it would require about, if I recall, Rocky, about 20 days. It has to be published in newspapers and all that. But hopefully, Rocky, within the end of the month, of this month, I'll be able to implement this already. And they can go to all of our branches. I mean, they can do it online, by the way, Rocky, you know. And the funds will be made payable to the schools. The proceeds of the loan, Rocky, will go to the schools. To the schools para ho mas sigurado kami na yung pera ay ginagamit pala sa tamang paraan talaga natin. So, by the end of the month, hopefully we can implement this. May board approval na ako, Rocky. It's just the details at the computer system. Kasi Rocky, nationwide din to, di ba? So, yun. Yung mga
konting concerns or challenges ng CSIS tungkol dyan. At least, sir, magiging maayos yung sistema na talagang, di ba, iniiwasan natin yung kailangan contactless at wala talagang sinasabing, para maganda. Pero kumusta naman po yung actuarial life ng pondo ng GSIS, considering nga po na nangangailangan talaga ng assistance, marami po talaga nangangailangan sa inyong mga miyembro? Rocky, Yusek Rocky, ang actuarial life ng GSIS is the one of the most safest, if not the safest, pension fund, no, in the world today. I think we're over, if I'm not mistaken, Rocky, we're about 27 years, no, our pension, our fund today. Ano, I think about 30 years. So, wala sila magproblema sa pera nila. Inaalagaan namin na maayos talaga ang pera because, Rocky, the money that GSIS has are for our widows and our orphans. So kami sa GSIS, lahat na mga desisyon namin, we always have that in mind, the security of all our investments. And most of our investments, Rocky, are really in helping, are designed to help our members and pensioners. Ma'am Rocky? Sir, marami pong nagtatanong tungkol naman po dun sa GSIS, sa loan transfer program ng GSIS. Nag-resume na po ba daw ito? At kung meron daw pong pagbabago sa mechanics nito o sa sistema nito? Ayos sa Cracky, i-brief kita, just a short brief lang. No? Alam mo, Rocky, there was a time, ayos sa Cracky, there was a time kasi lahat ng mga teachers, aminin na natin, well, majority of them, at saka government employees, umuutang sa labas at sinasangla yung kanilang ATM cards. I'm sure nababalitaan nyo yan, no? Yung mga empleyado natin. At kung umuutang sila sa labas, ang interest na binabayaran nila is about 30, minimum of 30% a year. Ang ginawa po namin sa panahon po na ni President Duterte at inutos po sa amin na kailangan tulungan natin sila. No? So ang tulong namin, nagpagawa kami ng programa, tawag namin GFAL. GSIS Financial Assistance Program. Ito, nakakautang ka sa GSIS up to 500,000 pesos. Ang interest nito, Ma'am Rocky, napakahaba, 6% lang. Kumpara mo sa 30% sa labas. I want you to appreciate the difference, Rocky, in terms of absolute amount. Huh? If you borrow 500,000 payable over 6 years, you will probably pay around 21,000 a month at 3% a month no, sa labas. Sa GSIS, ang babayaran is only up to 9,000 pesos. So, ang laki ng diferensya sa take-home pay. So, isipin mo, 21 sa labas, sa amin, 9. Tapos may insurance pa yon, Ma'am Rocky. Ang ibig sabihin, if anything happens to you, yung mga anak mo, hindi na mag-i-inherit ng utang mo. Babayaran pa kaagad ng insurance. So, ito, sinuspindi ko to noong March. No? Ang totoo nito, Yusek Rocky, ang na-release namin dito, almost 100 billion na. At saka, ang nakinabang, mga 200,000 teachers and government employees. No? Niresume ko to noong August 15. Para ngayon, nagsisimula na ulit. Ang ginawa namin, pwede to i-apply online. Pumunta sila sa gsis.gov.ph. Or pumunta lang sila sa amin, may Dropbox kami doon ngayon. No? I-Dropbox na lang nila yung kanilang mga applications at ipoprocess din namin ito, Ma'am Rocky. So wala po silang problema, contactless din po ito. Opo, natutuwa po. Opo, natutuwa kami doon sa mga sistema nga ipinatutupad nyo. Sir, kasi talagang mararamdaman, konting ginhawa po ang naibibigay nito sa ating mga kababayan na nakakaranas po talaga ngayon ng hirap dulot ng pandemic. So, paano naman po yung financial literacy ng component ng GFAL kung contact lens nga po yung method ninyo ngayon? Siya, yung Sekraki, ganito. No? Kasi napansin ko rin, or namin, ng management ng GSIS, huwag sana ma-offend yung mga teachers. Alam mo, yung Sekraki, pag maraming kang pera, lalo na pag may kalahating million ka, nagiging marami kang kamag-anak at kaibigan.
So maraming lumalapit sa kanila kung saan-saan napupunta yung mga pera nila. So ang ginawa ng GSS, kumawa po kami ng parang financial literacy seminar na tinuturuan namin sila, pwede nila gamitin yung pera kumuha ng franchise, pwede nila gamitin yung pera to set up a small business, whatever, no? Is agricultura, to repair their houses, alam mo yon. Kesa naman pautang nila sa iba na hindi naman sila nababayaran o kaya bumili na ng mga branded na bag at saka t-shirt, so mga kung ano-ano, sayang yung segrafi. So, yung naming financial literacy, it's nothing but a seminar that they used to attend physically. Ang ginawa namin dito ngayon, yung segrafi, ano na siya, online na rin para matututo rin sila kung saan ginagamit yung pera sa maayos na paraan. Salamat, yung segrafi. Opo, sir, kunin ko na lang po yung mensahe ninyo sa ating mga tagapanood at syempre doon po sa mga miyembro ng GSIS. Ito lang, ito sa mga panahon na to, sometimes, admittedly, Yosek Rocky, you know, the shift from, you know, going physically to GSIS and doing online is a little tough for GSIS, but we're a very huge organization. Sometimes, Yosek Rocky, nadidelay ng konti, sana patawarin nyo kami doon dahil hindi namin ma-avoid ito. Pero nirarush talaga. If you notice, Yosek, yung chifal namin, mahigit na 200,000 na ang nakinabang, no? Mahigit na 1 billion piso na na-release namin. Yung emergency loans namin, may almost 15 billion. Online to, Yosek, ha? Online. At the time ng quarantine, itong computer loans namin, i-release namin, ilo-launch namin, yung educational loan. Lahat to, Yosek, ano to eh, online. And it's like the first time. We never thought that this would happen to us. So there are some, you know, learning curve. That is all I ask, a little patience sometimes. But we are doing our best to help you, members. And rest assured, we are protecting your money. Ito po, mandate po sa amin ninyo, kayo nagbabayad ng sweldo namin, at saka utos po to ni President Duterte. Talaga po si President Duterte po ay nagmamalasakit talaga po sa atin, sa inyo lahat po. Kaya po, ito mga initiatives namin to, sinasabit po namin to sa Presidente. Nire-report namin sa kanya po kasi utos niya po to sa amin. Maraming salamat, Yosek Rocky. Okay, salamat po sa inyo, sir. Isa pong napakagandang mensahe ito at syempre nanggagaling sa inyo yung assurance po na talagang makakahinga rin kahit papano yung ating mga kababayan sa hirap na dala ng pandemic. Maraming pong salamat sa inyong panahon. President and General Manager Rolando. Yes, apo. Thank you. Apo. Kung gusto mo, salamat yung umutang din computer loan, ipoprocess ko para may computer tayong bago. Ako po ay may nilakad, sir, dyan sa GSIS. Totoo po yung sinabi nyo. Talagang aasikasuhin kayo at saka mabilis po. Salamat po, sir. Yes, sir. Pwede ako magpasalamat to my dialect? Yes. Yes, sir. Teka sa Buanga ako eh. Buenos dias. Good afternoon yung mga kapatapos de sa Buanga. I hope you are well. Stay safe and stay home. Sige, importante o depende sa atin. Gracias. Maraming salamat. Gracias, yes, sir. Thank you. Salamat po. Opo, and kumusta rin po sa mga taga-Sambuanga. Si General, ang President at General Manager Rolando Makasahid po ng GSIS. Sir, stay safe po. Mabuhay po kayo. Thank you, Rocky. Bye-bye. Bye-bye po. Ngayon naman natin ang ating mga kababayan sa Latin America. Baka kaparehab natin si Ambassador Demetrio Tuason ng Embassy of the Republic of the Philippines sa bansang Mexico. Magandang umaga po mula din sa Pilipinas, Ambassador Tuason. Magandang umaga sa inyo. Naririnig ninyo ako? Opo. Naririnig ninyo. Okay. Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning. Opo. Buenos dias sa Mexico. Opo. This is Aljo Bendijo, yeah. Ambassador. Opo. Ang Mexico po, Ambassador, ay nasa top 10 sa may pinakamataas na kaso ng hawaan ng COVID-19 sa buong mundo at ikatlo naman sa may pinakamataas na death rates. Dami pong namatay dyan sa
mga numbers na ito, Ambassador, ilan po sa ating mga kababayan dyan ang apektado ng COVID-19? Sino? Wala. Very good. Wala na hawa sa Mexico. May isang hawa kami sa Costa Rica. I will explain. Pwede kong explain sa inyo ang pwesto ko sa Mexico. Ang Mexico may isang jurisdiction, 10 bansa yun. Mexico, mayroon Cuba, Dominican Republic, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama, Belize, no? Ang Filipino ang population doon 1,867 sa lahat ng 10 bansa. Sa Mexico magit lang ng 100. Kaya sa Mexico wala ni isang kaso, wala tayong isang kasong Pilipino na karoon ng COVID. Pero sa Costa Rica, sinabi sa akin, dadating lang ang report sa akin ngayon lang, itong araw na ito may isang kaso. Pero nasa bahay na siya. Nakauwi na. Hindi seryoso ang hawa niya, no? Totoo nga na Mexico has one of the biggest contagions maabot na yon ng 600,000. Ikamalaking third highest death rate, tama yon. Pero Mexico, maraming mga diabetic, maraming mga obese, at maraming may hypertension. Excuse me, naririnig ninyo ako? Opo, go ahead po, Ambassador. Loud and clear. Naririnig ninyo ako? Okay. Opo. Okay. So, ang ibig kong sabihin dito na Mexico, totoo nga na malaking mga kaso nila, maraming namatay. Pero yung mga active cases nila, about 30 to 40,000 lamang. Eh, may population ng Mexico ng 128 million. Okay? 128 million, mga 15% more than the Philippines, no? Pero yung talaga masasabi ko na ginawa ni Presidente Duterte at ginawa ng mga opisyal dito, we took the best remedies. However, we need to start. May announcement na yon na bubuksan ng mga negosyo. Kailangan mabukas ng mga negosyo. Yung number of cases, talagang akyat yan. More testing, more cases lalabas. No? Okay? Ambassador, pwede kong bigay sa inyo ng buong istorya ko sa last 6 months. Nasa lockdown ako sa Mexico, andito ko ngayon sa Maynila. I'm on bereavement leave. Namatay yung kapatid ko last month. Pauwi na ako, papalik na ako bukas. Alis na ako. Opo, nakikiramay po kami, Ambassador. Opo, nabalitaan po namin na makikibahagi ang bansang Mexico sa clinical trials ng COVID-19 vaccines na galing sa Amerika, yes. May galing sa China, may galing Russia at bansang Italia. At nagsimula na po ba ang naturang mga clinical trials, Ambassador? Kung hindi pa naman, kailan po ito balak simulan? Hindi ko masabi, hindi na announce ng gobyerno ng Mexico, pero alam ko na ang sabi nila na nag-join sila sa mga ibang bansa, sa Amerika at sa Europe, baka sa China rin at sa ibang mga Russia, no? Pero ang ginagawa nila, nagko-cooperate lang sila sa mga
nag-develop ng bakuna. Siguro, sa palagay ko, madali na magta-trials na rin sa Mexico. No? Sa palagay ko, maybe in 1 month or 2 months, mag-iimpisa na rin ang mga trials doon. Pero ngayon, alam namin hindi pa nag-iimpisa doon sa Mexico. Okay. Dahil nasa phase 3 pa rin po ang Mexico, simula noong April, batay sa mga datos na lumalabas. Ambassador, ano-ano po yung mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan doon po sa Mexico para masiguro kaligtasan ng mga pamamayan pagdating naman sa ekonomiya? They are using the traffic light system. Red ay equivalent siguro sa ECG natin, yung red light. Yung orange, tingin ko mga GCQ. Tapos yung yellow, magiging low risk. At yung green, bukas na lahat. No? Ngayon, nasa orange ang Mexico City. Pero ang Mexico, malaking bansa yon, maraming mga estado, 32 states, no? Iba-ibang mga regulation nila, ibang state, ibang yung mga cities nila, mga municipios nila. May lugar na walang COVID, libre sa COVID. May lugar naman, marami naman COVID, no? Kaya hindi masasabing lahat ng mga munisipyo meron din silang discretion kung anong level na lalagay nila, kung red light, orange, yellow, green, silang bahala maglagay niyan. Sa Mexico City, yun ang doon ako tumitira sa Mexico City, doon orange na yun, orange. So, parang GCQ, pwede mong kumpara yan sa GCQ. Opo. Para po sa ating mga kababayan na nakatira, nagtatrabaho at nananatili sa bansang Mexico, Ambassador, ano po yung mga aksyon ng embahada ng Pilipinas para matulungan yung ating mga kababayan po doon na nangangailangan ng assistance? At ano po yung usually ang inilalapit nila sa embahada, mga concerns, mga problema? Okay. Okay. I'll give you that. Okay. First of all, we have very few Filipinos in Mexico. Okay. Pero ang maraming dumaan sa Mexico yung mga seafarers, mga marinero, no? And they needed help. But their employers, the mining companies, and all of that took care of all their expenses. Right now, our embassy is asking for a little help because there are a few that we need to repatriate. However, only one that we know of has gotten COVID in all of our jurisdiction. Okay, maybe luckily, maybe we don't have all the information that we need. But as far as we're concerned, Mexico is zero. And Costa Rica is one, but that one is home. He's not hospitalized. He's not hospitalized. Oh, so we're lucky. We have been spared of this terrible pandemic. However, Mexico is full of COVID cases. However, they say also that they only have 30 to 40,000 that are active. I'm already repeating that part. However, Mexico, like I said, has a very high death rate. Okay, so what are they doing about it? They're starting to open up business, just like we are doing here. We're very much very similar to Mexico in the Philippines. We're opening up. Nagbubukas na rin sila ng mga restaurant nila, lahat. This created a very, very big economic downturn for all the countries. Everybody went into negative growth rates. The Philippines is going to suffer the same problem.
And as soon as we can get back to work, as soon as we can employ our people, as soon as we can start paying them their salaries, the sooner our economy will come back. No? I think people should not be worried about the total number of cases, because that will keep on growing as we go on for month after month after month. It will keep on growing until we have the vacuna. Okay, vacuna ang hinihintay natin. There are several companies in the United States. I think there are 5 companies in the United States that are in the process of developing a vaccine. There are some in Europe, I believe in the United Kingdom, and there's, of course, there's Russia and there's China, okay? We have, I think, government has also done some arrangements to be able to get these vaccines as soon as possible. Mexico is doing the same thing. They're cooperating with these companies. They are participating in the development of these vaccines, but they are still there is still no vaccine, and that we know of, there are still no trials in Mexico. Opo. Ambassador, yung mga kababayan po natin, no, na nandiyan sa Mexico na nais nang umuwi sa Pilipinas, ano pong assistance o tulong na ibinigay ng embahada? At the present, we have 5 persons asking for repatriation. We are trying to arrange for that. We have asked what they call OMWA, our part of the DFA that is in charge of repatriation, and ATN, the assistance to nationals. But and I think we have applied for a budget of $50,000 to repatriate them. And there's one COVID case, like I said, here in Mexico or in all the other countries, the governments pay for all the COVID patients that are hospitalized in government hospitals, okay? But like I said, we only have one case that we know of as of today. Out of 1,867 total number of Filipinos in our jurisdiction. But Mexico only 100 plus, okay? We have our embassy in Mexico, but we take care of 10 countries. Opo. All right. Maraming salamat po sa inyong panahon, Ambassador Demetrio Tuazon ng Embassy of the Republic of the Philippines in Mexico. Can I just want to explain to everybody that I hope that our economies all open up. I feel that as people close down and lock down, and the more they lock down, the cases still continue to go up in every country. Probably we have one of the best results in our country. We have the best system of bringing in our Filipinos. They are tested right at the airport. I went through that myself, and it's very efficient. I think we have among the best systems in place. I would like to congratulate the president and his team in having such efficient system for our returning repatriates. No? Thank you very much. Okay, I don't want to take more of your time. Thank you. Maraming salamat sa inyong panahon. Ingat po kayo, Ambassador Demetrio Tuazon ng Embahada po ng Republika ng Pilipinas sa bansang Mexico. Salamat. Puntahan na natin ang mga balitang nakalap ng ating mga kasamahan mula po sa Philippine Broadcasting Service. Ihatid yan ni Ria Arevalo ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Yusek Rocky. Para sa ating mga balita, farm equipment ibinahagi ng pamahalaang panlalawigan ng La Union
sektor ng agrikultura, layuning higit na mapalakas sa gitna ng pandemya. Mula RP Agoo, narito ang ulat ni Charity Frianesa. COVID Radio. Hashtag Laging Handa, Radyo Pilipinas Special Coverage. Dahil malaki ang paniniwala ng pamahalang panalawigan ng La Union sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagiging matatag ng probinsya, patuloy ang suporta na ibinibigay sa mga ito. Kamakailan ay binahagi ng pamahalang panalawigan sa pamamagitan ng Office of Provincial Agriculturist ang mga farm equipment, tools at farm machinery sa mga farmer organization, barangays at farm cooperatives sa lalawigan. Layunin ang naturang akbang na masuportahan at higit na matulungan ang mga magsasaka sa gitna ng pandemya. May kabuang 177 magsasaka ang naging benepisyaryo, kung saan kabilang sa kanilang natanggap ay mga 7 horsepower at 5 HP water pump, knapsack sprayer, hose, multi-cultivator at corn planter. Ang naturang proyekto ay mula sa La Union Resolution No. 705-2019 na nagbibigay pahintulot sa mga programa ng pamahagi mula sa fiscal year 2016 collections ng excise tax sa locally manufactured Virginia type cigarettes sa ilalim ng RA 7171 Agri Production Support. Manipo dito ay Agoo La Union, Charity Frianesa, Radyo Pilipinas. Samantala, Environment Secretary Roy Simatu nagpasalamat sa lahat ng mga ahensya na tumulong upang mapababa ang quarantine status ng Cebu City. Mula RP Cebu, narito naman si Carmel Matus. COVID Radio. Hashtag Laging Handa, Radyo Pilipinas Special Coverage. Pinasalamatan ni Environment Secretary Roy Simatu ang lahat ng mga ahensya at ang mga Cebuano sa kanilang naging kontribusyon upang mailagay sa mas mababa na quarantine classification ang lungsod ng Cebu. Simula ngayong araw, nasa ilalim na sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang lungsod. Si Simatu na nagsagawa ng kanyang press conference kahapon kasama si Cebu City Mayor Edgardo Labella ay nagpaalam na din dahil siya ay pupunta sa Bacolod at Iloilo upang tulungan din sila sa kanilang COVID-19 response. Matatandaan na 2 din na naging overseer ang kalihim sa lungsod. Ngunit nangako naman si Simatu na tutulong sa business sector at ekonomiya ng lungsod upang makabangon muli. Kahit pa man nasa MGCQ na ang lungsod, nananatili pa din ang mahigpit na health protocols dito. Nagpalabas nga kaninang umaga si Mayor Labella ng Executive Order No. 89 kung saan napapaloob ang mga alituntunin na kinakailangang sundin. Nandyan pa rin ang mga quarantine passes, curfew at stay-at-home order, lalong-lalo na sa mga senior citizens, buntis at yung may mga comorbidities. Gikan din hi sa lalawigan sa Cebu, kini si Carmel Matus alang sa Radyo Pilipinas. At natunghayan niyo po ang mga balita na nakalap ng ating mga kasama sa Philippine Broadcasting Service. Mula rito sa Radyo Pilipinas, ako si Ria Arevalo. Balik tayo kay na Yusek Rocky and Aljo. Maraming salamat sa iyo, Ria Arevalo, mula sa PBS Radyo Pilipinas. At yan po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Sa ngalan po ni Secretary Martin Andanar, ako po si Yusek Rocky Ignacio. Ako naman po si Aljo Bendijo. Maraming salamat, Yusek. Salamat sa iyo, Aljo. Samahan ninyo kami muli bukas dito sa Public Briefing. Hashtag Laging Handa PH.